Itong isa ito ay kwan din kasusumpit lamang. Tapos itong ay pagbibiling ito ay sayang. Napakasayang. Yatin na niyo yung ari. At pulang-pula na. Tapos naglalaki. So yan mga kabayan, kakarating ko lamang din sa amin at katatapos nga lang naming manguhan ng dahong iyang pampakain sa kambing. Whew! Ang hirap sa Philippines. Tapos, pagdating ko din sa bahay, sabi ng aking tatay ay nangandi na naman yung isang baboy. Halos isang taon na yata ring nabili. Tapos nilagyan na si Milya ay hindi talaga nabubuntis. Saka sa mga palad ay hindi siya mabuntis. Ngayon ay napag-de-issue na namin noong nakaraang araw na sabi namin ay pag hindi na ito mabubuntis sa huling sumpit na ito ay ipagbibili na. Dahil nga nasululugi na tayo doon sa pakain tsaka sa pagod. Ito yung isang baboy. Nililinisan. Aray nga sa dulong aray. Ito ang ipagbibinta ngayon. Itinawag na sa Mami Mili. Tapos aray isang aray ay sana naman ay buntis na. Ito ay kasabay nitong binili, itong dalawang ito. Tapos aray naman dalawang aray ay magkasabay din. Ito lamang isang ito ang nalalagyan pa ng similya. Yun nga. At iintayin na namin na dumating yung Mami Mili dahil na itawag na ito. Titingnan natin kung magkano yung magiging presyo ng inahing ito, yung inahining ito. Dahil siguro ay yung presyo noong good na baboy at saka itong inahining ito ay magkaiba na yung presyo. Siguro mas mahal yung good, yung patiner. So ito ay oversize na kaya siguro ay mabababa. Kung may mapagbilhan man tayo ay siguro ay mga kuwan lamang. Masasambot natin yung mababawi natin yung binili sa baboy. Pero yung ipinakain sa loob ng isang taon ay hindi na makukuhan. Mababawi. So yun. Dahil nga napansin na naman na malaki na naman yung are, nangangandi na naman, kaya ipagbebenta na namin. So yun, abang-abang kayo mga kabayan mamaya pagdating ng Mami Mili at tingnan natin kung magkano yung mapapagbintahan dito. Itong isa ito ay kundi kasusumpit lamang. Tapos ito nga ipagbibiling ito ay sayang, napakasayang. Yatin na niyo yung ari at pulang-pula na. Oh my God! Wow! Tapos naglalaki. Kung tao ito, ay kuhan, baka bukas pa lamang ay nagpa-dali na. Tapos yan, tingnan niyo naman. Napakahaba ng katawan, kaso manipis. Ah kuhan, makitid yung kanyang katawan. O baka kaya hindi nga ito mabuntis ay kailangan ipagbili. Itong isang ito ay kuhan, medyo nalawlaw ng tiyan, baka buntis na. Ano na mga kabayan, nandini na yung titingin ng baboy. Titingnan kung po pwede sa patiner pare. Yaya, sunod yan. Nandini na. Titingnan na kung mabibili o hindi. Isang taon nang nangandi eh. Anong balita? Pwede raw? Pwede nga lang ibang buwan. Tapos raw. So yun, makukuha yata yung baboy na yun. Kaso mag-iiba yung presyo nito. Natin kung mga ilang kilo kaya aring baboy na rin. Bali isang taon na rin sinumpita, hindi na buntis. Kaya papaltan. One five four. One five four.
So yun, tumimbang ng 154. Many hours later. Yun na nga mga kabayan, hindi ako nakapag-video kahapon dahil sobrang dilim na tsaka naulan. Ay yung baboy ay nakuha na kahapon. So nakita nyo naman dyan na natimbang na. So yung naging timbang ng baboy ay nasa 154 kilo. Tapos yung per kilo noon, yung kabayaran ay 190. So nakabinta tayo doon ng 29,260. Yung naging kabintahan noon, naging kabayaran. Wow! So sa pag-aalaga ng halos isang taong mahigit ay lugi sa mga ipinakain at saka doon sa isinumpit siya inilagay ng mga similya halos na kailang ulit yon. Tapos yung puhunan nga ng baboy na yon, yung bilhin ng mga partner pa ay 18,000. So sa pakain ay parang nakakabawi-bawi pero yung pagod at saka yung mga sumpit at saka sayang ng panahon ay lugi tayo. So yon, nakuha na at pag yun ay nabayaran, siguro babayaran na yun mamaya o bukas, ay maghahanap ulit tayo ng kapalit na magawa uling inahin yung kapalit noon para hindi mabakante yung isang lalagyan ng inahinan. So yun, mga kabayan, maraming salamat sa panonood nyo. At laban lamang, laban. Kahit nandito na tayo sa Pinas at hindi na nga tayo makakabalik sa Japan. So gawa-gawa tayo ng paraan dito. So kung walang mangyayari dito ay mag-a-apply ulit tayo ng panibagong bansa. Sana makaswerte. So yun, maraming salamat. At bye-bye. At yun na nga, dito na nga nagtatapos yun, si Mudra nandoon at bukukuha ng tubig yata ang kukuha ni noon. So sa mga susunod na video ay abangan nyo ang aking pagtutur dito sa kaunting maliit na simpleng bahay na ito. So ituturo natin kayo dito at titingnan natin kung anong laman niyan sa loob. So yun, abangan niyo mga kabayan. Bye-bye.